Mga kapamilya, welcome back po dito sa Live Pinoy Style. And today, we are actually cooking healthy dishes with Ate Eloisa here for our senior citizens and for the rest of the family. Okay, we just did the first three. Ano pang pang-apat natin dito, Ate Eloisa? Oh, would you believe, Ron, I can show you or our televiewers na pwede tayo magsigang ng walang tubig. Waterless sinigang na hipon. Oh, para wow. Well-balanced diet tayo ngayong araw. Oh, sige, nakaka-impress. So, ano ingredients ng mga sinigang mo ngayon dito? Okay, so I have to get yung mga gagamitin natin sa ating sinigang. Okay, less water. Yes, of course. Our fresh shrimp. Okay. And then, of course, we have daikon or... labanos. All right, labanos. Meron tayong okra. Paborito ko yan. Sige. Okay, patola. Sinigang may patola? Ayun, oh, kasi as much possible kung marami ka may lalagay na gulay, okay, mas maganda sa ating kalusugan, di ba? So, baka sinigang napakbitan na dyan nito. Sige, go! And then, of course, sitaw. Sitaw. And then, meron tayong talong. Paborito. And then, onions. Slice onions and of course, yung ating kamatis. Wari sinigang without kamatis. Oho, at para talaga masarap, meron tayong sili. Jalapeno or even the banana peppers you can use. Alright, fresh lagi tayo ngayon. So we're going to use lemon and fish sauce or patis. Okay, sige. Ate Eloisa, karamihan natin sa mga Pilipino, hindi naman talaga sanay na kumain ng waterless sinigang. Paano kung gusto talaga nila may konting sabaw? Can they use like maybe boiling water? Yeah, actually, merong sabaw. Papakita ko mamaya kung gaan yung sabaw na natural na na-accumulate natin. Then you can add 1 cup of hot water. Kung talagang gusto nyo. Uh-huh. Okay. Alright, so we can start now with our cooking. Ah, sige. Let's go. Here. Ron, gusto ko ipakita sa mga televiewers natin ngayon na wala talagang laman yung ating casserole, no? All, parang ba-magic tayo. Mga baka sabihin na ba-magic tayo, so it's empty. Wala pong oil. Okay. Okay. Then we can start preheating our 6 quarts, that's oven. What are you doing now, Ate Eloisa? Oh no, because we have our dessert, the leche flan or the custard, we have to caramelize sugar. Mm. So again, Ron, hindi tayo gagamit ng tubig pag caramelize ng sugar. So just use 4 tablespoons of white sugar, or you can use brown sugar. Okay. Ate Eloisa, importanting low heat when you are caramelizing your sugar without actually using water because it's so melt. You're right, Ron. Talaga. Okay, you know what, Ron? Mm. When we caramelize our sugar and then nilagyan natin sa pocher cup, so that is the right time na na-preheat na natin yung ating 6 quarts that's oven. Alright. And then, we can start now yung ating pag-gigisa. Our first recipe, which is the chicken marengo. Okay. Just leave it no. like that? Okay. No, and then, ibabalik no. natin okay. itong ating leche flan. Aha. And habang lalagay ko yung leche flan, pwede mo ba akong tulungan dito sa ating Hawaiian timbali? Okay, what do you want okay. me to do? You just put everything, no? Lahat na yan, pagsama-sama lang natin, okay? Oh, sige. And ngayon, ito yung ating tinatawag na Hawaiian timbali at o kaya yung timbutidong kubay. With pineapple. Yes. Habang ginagawa mo yan, Ron, no? Mm. Itutuloy ko na itong ating leche flan. Okay. So, alright. First one is done. The second one yes. is just finished. The greaseless and waterless chicken marengo. We have the leche flan. And then we can put this utility wrap on top. Mm. Ang susunod nating lulutin ay sinigang na hipon or sinigang na shrimps. And I've told you, no? Ang isang sikreto para talagang effective yung waterless cooking sa ating Amiramid pots and pans, you have to preheat again. Ka
Akala ko ba, Ate Eloisa, this is a stack or a pyramid cooking? So, ito ba dapat na separate o ilalagay mo sa taas? Actually, Ron, kailangan muna natin ma-preheat or we have to bring it to boil. Okay, and how long do you cook this before you stack them? Mga 2 minutes. Okay. Or basta meron ka ng steam na nakita dyan. Okay, may lalabas sa konting steam. Usok, okay? Ang ginagawa namin, ikot mo itong cover. To seal. Para magkaroon ng tinatawag, you're right. To seal all the food values and the minerals sa kanyang water contents ang iluluto natin. And that is the time na pwede nating ilagay dito sa 6 quarts that's oven. So, pag nag-steam na, what happens? Atayin muna natin kalan, then ikot natin yung cover para magkaroon ng tinatawag na water seal. And then we can put this sinigang, the waterless sinigang on top of this 6 quarts. So, ayan yung tinatawag natin stock cooking. Mga kapamilya, habang naghihintay po tayo na maluto itong patong-patong na ulam at saka isang dessert, may let's pause for a break. Sa pagbabalik po natin, ang tanong ko sa inyo, makakagawa ba kayo ng fried chicken na walang mantika? That's the question I wanna ask Ate Eloisa. Huwag po kayong alis. Mga kapamilya, welcome back po dito sa Live Pinoy Style, and we are still cooking with Ate Eloisa here, who does cooking demonstrations for a Merrymaid nationwide. Alam nyo, china-challenge ko si Ate Eloisa to come up with healthy menu na good for senior citizens at okay din to the rest of the family, right? Right. Okay. And now, ang pinaka-paborito ko at paborito, I'm sure, ng maraming kapwa nating Pilipino, ang fried chicken. Ano bang ingredients itong fried chicken without oil? Lagyan lang natin ng konting salt. So, okay. Season salt. Season salt. Okay. Lalagyan natin itong ating chicken. Okay. So, well preheated the electric skillet. And habang hinihintay natin yan, let's clear this up dahil mukhang luto na ang ating patong-patong na ulam. Alright. And dessert. Sa lahat, sa buong cooking show, ang pinaka-importante at pinaka-enjoy na parte, the tasting part. Kaya ngayon, Ron, this will be the very first time na makakatikim ka talaga ng lutong pambahay. Patong-patong style. Uh-huh, na punong-puno ng sustansya. And you can sleep well, Ron. So far, so good. Yan ang ating chicken marengo, greaseless chicken marengo. I like this. And excuse me, Ron, alam mo, gusto ko talagang matikman mo yung ating sinigang. Okay, yung sabaw. Bakit? Yung ng sinigang. Sabi mo sa akin, ano ang lasa niya? Anong difference yung ordinary pang nilagyan mo ng tubig? Well, to begin with, talagang sinigang na hipon. Mm-hmm. Lasang hipon because all the flavor is there. Uh-huh. Kasi sealed. Pero alam mo, pagdating sa sinigang, mas maasim, mas okay sa akin. Kaya nga sabi ko sa'yo, gagamitin natin sa susunod yung mamasita. Oh, yes. Okay? Can they invite you to cook for them? No problem, Ron. They just can get in touch with Inovales. At a Merrymaid. At saka anytime we can go to your house. Do you provide the ingredients for the dish? Yes. Or? We provide the ingredients, but kung meron silang special na recipe na gusto namin lutuin, we can still do that for them. No, that's good. Wala na po tayong oras, pero bago tayo tuluyang magtapos, lagi kong pinapaalala sa inyo na kung meron po kayong mga recipes na gusto nyo i-share. Perhaps meron kayong mga interesting or inspiring stories ng ating mga kapamilya abroad. Sulatan nyo naman po kami. Who knows, one of these days, we might come knocking on your door. As promise, ikwento po at magluluto tayo. Ako po si Ron Villaro, ang bago nyong kaibigan sa kusina. Magkita-kita po tayo next week on another fun, interesting, and exciting episode ng Live Pinoy Style. Goodbye! If you want to complete